Naglalakad ako papunta sa bathroom nang bigla niya akong nila papunta sa kanya. Kaya napopo ako sa lap niya. I wanna ask something. Napaka-seryoso niya kaya napatingin ako sa kanya. What is it? Di na ba makahintay yan? What is your ideal man? He looked at my eyes straightly and we stared each other. What's my ideal man? Ano nga ba? Teka, yun yung question ko sa kanina. Pero di niya naman ako sinagot. Magtitiga na lang ba tayo? Iniwas ko ang tingin ko sa kanya. That's my question last night. Yeah, I wanna know yours. Excuse me, why would I tell you? Pagmamataray ko at lumaya sa pagkakaapo sa lap niya. I saw him chuckled and I rolled my eyes on him. Ano nangyayari sa kanya? Ayaw mong sabihin, because I am right? He teasingly said, What? I asked innocently. Did I hear it right? Grabe ang hangin. Grabe naman ang umaga kong to. Tumayo na rin siya at pailing-iling na tumatawa. Ang taas ng pangarap nito. Ang yabang, ang kapal. Excuse me, you got it wrong. Tinuruturo ko pa siya. Di ko siya pinangarap kahit kailan. Psh, got it wrong, really? He teasingly said, Para matigil ka dyan, ito. Ang gusto kong boyfriend mabait, maalalahanin, maalaga, gentleman. Okay na rin kahit di kagupuhan basta't may takot sa Panginoon. Sweet, marunong tumugtog na iba't ibang musical instrument. Makakasundo ko sa lahat ng bagay. Ayos na rin sa akin kahit di mayaman. Gusto ko ipasyal niya ako sa mga province tas akit kami ng bundok. Ba't ka ba maghahanap ng boyfriend? Eh, you have me. I mean, you have a husband. Seryoso kong sabi. Kasi iba naman yung boyfriend sa asawa. In our case, asawa tayo without knowing each other then. It's so fast. In short, arranged marriage. Magkaibang magkaiba siya sa boyfriend kasi po, ang boyfriend paghihirapan makuha ang babaeng gusto niya. Liligawan, susuyuin, hanggang sa makuha ang matamis na oo. And they love each other. I wanna express how it feels having a suitor. Napayuko ako. It's awkward. Ba't pa kasi nasabi ko yun? I never experienced having a suitor before. I'm focused on my study tapos biglang, boom! Vanessa Gabriel Morales, you're married. Well, I can say no to my parents and you know what's best for me. Yun lang pala. Eh, dililigawan kita. He said confidently. Ano? Di makapaniwalang tanong ko. You want to experience how it feels having a suitor, right? He asked. I nodded. Totoo na to. O pinagtitiripan na naman ako nito. Starting tomorrow, I will be your suitor. Malawak ang ngiti niya. No way! I rolled my eyes on him. Dali-dali ako pumasok sa banyo at sumandal ako sa pinto. Siya, manliligaw sa akin? Baliw na talaga siya. Ako atang baliw kasi sinabi ko pang ganun. Ano kayong pakiramdam manliligaw mong isang Ram Rafael Clyde Valderrama, no? No. Anong klaseng panliligaw ang gusto mo? Santong paspasan o santong dasalan? He laughed. Parang slow motion ang galaw ko habang naliligo. I don't care kung nagugutom na ako basta pagkabihis ko, uuwi na ako kaagad. Di ko gusto ang mga sinasabi niya and it's unexpected. Nasa kotse kami ngayon, iahatid niya ako sa bahay namin. Di na sana ako magpapahatid sa kanya pero, hello, di ako marunong mag-commute. Sorry, seryoso ko sa sinabi ko kanina. He started and made me look at me. Rafael, bigyan mo nga ako ng reason kung bakit mo yung gagawin. Shut up, okay? I don't wanna talk about it. Pagalit kong sabi at nirapan ko siya. Gagawin niya lang yon dahil gusto niyang iparamdam sa akin kung paano magkaroon ng manliligaw. May part sa akin na ayaw pero meron ding sang-ayon. I am serious, Vanessa. I don't believe you. Okay, what do you want me to do, ha? Huh? Bakit ba napaka-seryoso niya? Talagang gusto mo, ha? Tanong ko sa kanya sa di makapaniwalang tono. Yeah. And to think wala naman maglalakas na obligawan ka kasi kalat na sa school na asawa kita. Wala nang ibang gagawanan kundi ako. Wow! Mamili ka, santong paspasan o santong dasalan. Sira ulo. Pwes kung desidido ka talaga sa gusto mo, ayoko naman niligaw na playboy, walang modo, maraming piercing, arugante, basagulero tigit sa lahat. Don't use to me that word, I'm your husband. Bahay niyo to? Gulat kong tanong sa kanya. Di pa kasi ako nakakarating sa bahay niya. I mean sa bahay ng pamilya nila. Kasal naman ang hotel ng venue. Pagkatapos tumuloy kami sa condo niya kasi yun daw ang bahay niya. Turala ka dyan. You look stupid. Ano raw? Ako mukhang tanga? Aba, makapanglait porket guwapo. Ang kapal. Nakabukas na pala ang passenger side. Buwaba na ako. I looked around and I see the beautiful view. It looks like I'm just in a rest house.
ang ganda ng mga halaman na iba't ibang bulaklak. More on trees kaya naman, sariwa ang hangin. Good afternoon, Master Ram. Nagulat ako ng sabay-sabay sa sinabi ng nakahilerang maids. They bow as a sign of respect at sa gulat ko, napahawak pa nga ako sa braso niya. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa gulat. Napabitaw ako sa kanya at tinawakan ang dibdib ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Are you okay? He asked worriedly. Yes, nagulat naman ako. Inawakan niya ang kamay ko. Hindi pa nga kami nakakapasok sa loob ng bahay. Nandito na lang kami sa harap ng malapad na main door. Grabe, ang ganda at ang pinto nila, yayamanin. Everyone meet my beautiful wife, Vanessa. Pagpapakilala niya sa akin at ginitian ko yung mga maids na mga nasa 15 plus at sa tingin ko ay nasa 20s to 40s na sila. Ang dami-dami nga, apat lang maids sa bahay. Good afternoon, Madam Vanessa. Nagbow ulit. They are so formal. I waved at them. Hi, nice to meet you all po. Sabi ko na nakangiti, pati mo naman maids ang sosyal. E di siya na talagang mayaman. Nagsialisa na ang mga katulong at may isa na natira na sa tingin ko ay mayordoma. You're a billionaire, aren't you? Bulong ko sa kanya. Naiiling na tumatawa siya habang nilapat ang kamay niya sa waist ko. And that is the opposite of your ideal man, he said in a calm tone, mixed by a sarcasm. This is my home, my peace, my grandfather's house. Dagdag niya pa. What? Di makapaniwalang tanong ko sa kanya. Di dahil sa bahay to ng lolo niya, kundi sa sinabi niya na kabaliktara na ideal man kong pagiging bilyonaryo niya. Anong connect? I lived here with my grandpa ever since. May mga magulang siya, bakit dito siya nakatira? Imposible naman na walang bahay mga magulang niya. E kilalang kilala ang pamilya niya sa larangan ng negosyo. Habang tumatagal, mas lalo ko pa siyang nakikilala. Bakit? Nagtatakang tanong ko sa kanya. I hate saying that my parents' fucking house, he said. Simula pa nun pansin kong malaki ang galit niya sa parents niya. Bakit kaya? Master! Nagkaiwasan kami ni Rafael ng bigla. Sumulpot ang isang maid na mukhang nagmamadali. What? Naiinis sa tanong ni Rafael bago niya ako tinignan. Inihintay na po kay ni Sir Robert. Nakangiting bati nito at bahagyang yumuko. Tumango siya at tinawakan ang kamay ko. Let's go? Ha? Grandpa is waiting. Let's go. Naglakad kami ni Rafael. Pumasok sa loob ng mansyon. Saig pa lang hiyang-hiyan ang tumatambay ang alikabok. The interior design is so elegant and expensive. More on gold color. I wonder if it's just a color or a real gold. Ang laki ng living room. Doble ng sa amin. Mag-asawang grand stair. Kinakabahan ako. This is the first time na mamimit kong lolo ni Rafael. Ano kayang itsura? Baka naman sobrang higpit. O kaya naman parang dragon? Tama bang sumama ako sa kanya? Don't be nervous. My grandpa don't bite. Natatawang sabi ni Rafael kaya inirapan ko siya. Di nga nangangagat, baka naman bumuga ng apoy. I am so glad that you visit me, my dear grandson. Boses ng matandang palapit sa amin. Dad! Sinilubong to ni Rafael at niyakap niyang lalaki na may edad na sa tingin ko ay around 70 or middle 60. Why is calling grandpa a dad? You're still the ulap I always play with. Tinap siya ng lolo niya sa shoulder. Mukha siyang strict kung pagmamastan pero pag nagsalita, mukha mabait at kalmado. He dressed up very elegant businessman. Dad, meet my beautiful wife. Personally, Vanessa Gabriel Morales Valderrama. I bowed while smiling. Hello po, magalang kong bati. Meet my grandpa, Robert Valderrama. Nakaakbay siya sa akin while he's introducing his grandfather. His grandfather looked at me from head to toe. The way he looked at me, I find it scary. I look down as I feel nervous. Hello, young lady. It's nice to finally meet you. He greeted me but it sounds creepy. Nice to meet you too, sir. Nahihiya akong sabi. Don't call me sir. You chose what you prefer to call me, whether lolo, pops. Lolo po. Putol ko sa iba pa niyang sasabihin. Okay, lolo. That's it. Tumango-tango siya at gumiti. Akala ko Rafael attitude lang siya, pero may something. Red? Para siyang si Red. I don't know but I can see Ram and Red side on him in the short time. Nakakaya naman kung tatawagin ko siyang dad, no? Welcome to my little house, my grandson's queen. Sabi ni Lolo't nagsign siyang maupo kami. Really, little house?
Doble-doble nga ito sa bahay namin eh. Triple pa nga yata. Welcome to the family, he added. Thank you po. I'm glad that you visit here, Iha. Feel at home. Someone cuts Lolo off. Good morning, Pops. Nanlaki ang mga mata ko. Red? Gulat kong tanong na makita ko si Red pababa sa kaliwang grand staircase. Halatang bagong gising pa lamang ito. It's already afternoon, you sleepyhead? Sagot ng lolo at ginulo ang buhok ni Red na makalapit sa kanya. Vanessa, Ram, what are you doing here? Tinuro niya pa kami at may ngiting nakakaasar. I shrugged. Hindi ko naman alam na dito kami pupunta at anong gagawin namin dito. I have the right to ask you that, idiot. May halong ines na sabi ni Rafael. Whatever, ulap sa lupa. Umirap pa si Red. Are you pissing me off, moron? No, I'm just having fun with you, lover boy. What the hell are you talking about? Nagbabangayan sila sa harap pa talaga ng lolo nila? Di ba sila nahihiya o sadyang pareho silang isip bata? Lumapit sa akin si lolo at hinila ko papunta sa garden. Yes, may nilabasan kaming isang pinto at tumambad sa akin ang magandang view. Napakaraming iba't ibang uri ng bulaklak, iba-ibang klase ng halaman. May mahabang sofa na made of bamboo at puno ng puting mga unan. Ang cute! Pagpasensya mo na iha ha, ganun talaga mga apo ko. Yung dalawang yon, lagi yan nagbabangayan. Yang si Ulap, hindi yan mabiro-biro. Si Yu naman masyadong loko-loko. Ah, oo nga po eh, halata naman. Sino po si Iyo? Tumawa si Lolo sa tanong, may nakakatawa ba dun? Nag-sign siya na maupo ako kaya umupo ako sa sofa at sa karap kong sofa naman siya, umupo. Yeah, you know Iha, ang hahaba ng pangalan ng mga apo ko. So I prefer my own nickname to call them like Ram, I call him Ulap. I call Red as Iyo. Then Rev, I call him Anton. Gabi as Rex, I called him Ken and Ren is Mike. How's different ni Lolo? Hindi ba masyado nakakagulo lang yon? You are a sweet Lolo. Comment ko. I know. Let us not talk about it. Let's talk about Ulap, sabi niya. How is he as your husband? Tinaas ni Lolo ang kamay niya at lumapit ang isang maid. Prepare us a snack and tell the chief to cook the favorite dishes of my grandson. Then prepare it properly. Also, make it fast. Mabilis niyang sabi at nagblow ang maid. Yes, sir. Nagbow siya ulit bago siya umalis. So, how is my grandson as your husband? He repeated. Ayos naman po. Well, actually I can stay in his condo this week and in a short time. Nakilala ko na po siya ng unti-unti. Sweet and caring po. I smiled. Nagstay ka pala sa kanya. So, may dapat ba akong i-welcome after 9 months? Welcome? Po? Inosente kong tanong habang malalaki ang aking mga mata. OMG, Iha. It's okay if you two have a baby in an early age. You two married? Po? Di makapaniwalang tanong ko kay Lolo nang putulin ko iba pa niyang sasabihin. Baby? Agad-agad? Grabe namang topic naman. Nasa hot seat na ba ako? Hindi pa nga namin ginagawa ang bagay na yun eh. Baby na kaagad? Rafael, help! Oh, so sad. I am so excited to have a grandson with him. Lolo pouted. Dumating na nga ang snack na pinapakuha ni Lolo. Kain ka, Iha, sabi ni Lolo. At namakalis na sa harapan namin. You made. I smiled before I get the glass of juice. I have something to tell you, Iha, panimula ni Lolo. Ano po yon? Nilapag ko na sa mesa ang glass. Ano mo bang bata na yan si Ulap? Akala ko ba baklayan? Po? Nasamid ako ng sarili kong laway. Dahilan para mapaubo ako. Si Rafael, bading? Gustong gusto kong tumawa pero nagkamali si Lolo. Ang dami-dami niya nang pinaiyak na babae. Isa pa ayaw niya sa mga bading. May history pala siya ng pagkabading pero hindi naman nga halata. Ah, ang manly niya. Tapos kiss addicted pa siya. Hindi kaya ayaw niya sa mga bakla dahil baka mahawa siya? Nakakatawa yung reaction mo. Pero ito, nung bata pa lang yan, ang hilig-hilig niyan sa mga bulaklak. Naalala ko pa na mamasyal kami sa park. Nagustuhan niya isa sa mga bulaklak doon. Ayaw niya nga umuwi na hindi dala ang bulaklak na yon. Kaya naman napilitan akong bilhin kahit na hindi pinagbibili ang bulaklak. Natatawang sabi ni Lolo. Spoiled po pala siya? I commented. Oo naman, halos silang lahat ng mga apo ko. Ganun ako kumagmahal. Proud na sabi ni Lolo.
Siguro, ang saya-saya ng buhay ni Lolo na nagkaroon ng 5 apong lalaki. Nag-hire ako ng landscapers para ipagawa yan gamit ang sarili niyang disenyo. Halos araw-araw dyan siya para makitang maayos ang pagkakagawa. As a grandfather, I'm so proud to have a smart, talented boy at age of 7 and knows how to do a plate. Wow! Samantalang ako, dumidede pa ng 7 years old ako. Nang makatuntong siya ng grade 2, he said that he wants to give a flower like that he likes. He said, his crush. Ang lande. Grade 2 pa lang, may crush na. One day, he wanted to give his crush a flower. He wanted to be perfect. Siya mismo ang namitas, nag-ayos, and then nauwi sa ospital. Nailing nasabi pa ni Lolo na kinakunot ng noo ko. Bakit sa ospital? Di ba pwedeng sa simbahan dahil kasalanan niya? Ha? Bakit po? Binasted tas nag-suicide? Baka ganon. Kasi nagka-allergy sa mga bulaklak. Wala ng araw nun, di na siya naglalapit o pumupunta rito. He hates flowers. Alam mo ba na wala siyang binigyan ng bulaklak? Na isang babae sa buong buhay niya. Meron sana, kaso na-postpone. Pero ngayon, malay ko. Baka meron na, hindi ba, iha? Po, bakit niya tinatanong yan? Nagkatawanan kami ni Lolo. Siguro dahil napipigil na siya ng tawa para makwento niya sa akin. Pero kung si Alexa to, malamang nauna ang tawa niya. Grabe, ganun pala siya. Akalain mo yon? Napagkamanan pa siyang bading sa dami ng pupwedeng pagkahiligan. Bulaklak pa, tapos allergy lang siya. At meron pang isa. Nung una pa lang, ayaw niya na talaga sa pusa. Pero ito namang si Iyo. Gustong gusto niya kaya't binili ko siya ng isa. At isang araw, nakipagharutan si Iyo sa puso niya. Habang si Ulap, busy sa paglalaro ng computer sa living room. At biglang tumawag ang mommy ni Iyo. Kaya iniwan niya sa sala kaya't iniwan sa sala ang pusa. Lumapit kay Ulap. Pero ito namang si Ulap, duwag sa pusa. Tumakbo siya. Kaya ayun, hinabol siya ng pusa papunta sa kanyang silid. Sa lakas ng sigaw ng ulap, naalarma ang mga tao sa buong bahay. Hindi ko naman mapigil ang matawa sa sinabi ni Lolo. Madami rin palang kinatatakutan si Rafael nung bata pa siya. Napaka-saplado niya kasi buti nga sa kanya. Ito namang si Iyo, kinukulong ang mga alaga niya sa kwarto ni Ulap at ayun, nagka-allergy. Mas lalo siyang kinainasan ng pusa, dagdag pa ni Lolo. Ang kulit pa talaga ni Red. Ah, kaya pala ang arte niya. Kasi ang dami niya ring allergies, I commented. Oo, sinabi mo pa. Pero ito, gusto mo bang malaman kung sino yung gusto niyang bigyan ng bulaklak? Pati ba naman yon alam niya? Seems na close nga talaga sila. I smiled and nodded. Gusto kong malaman kung sino nga ba ang lucky girl na yon. Hindi pa rin maalis ang ngiti ko sa tabi ko. Ang dami ko nang nalaman tungkol sa kanya. Kung sino man yung babae, napakaswerte niya. Ako ang asawa pero never niya ako binigyan ng flowers. Alam mo bang sa ika, mukhang magkasundong magkasundo kayo sa pinag-uusapan ninyo.